Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Oh, kuya, bis na bis ka. Anong meron? Pupunta ko yung kaibigan ko. Ire-recommendado ako sa trabaho. Ano? Paano tong anak mo? Sino mag-aalaga sa kanya? At paano naman siya bubuhayin? Kung wala akong trabaho, ano? Eh, okay naman ang family business natin, ah. Kahit paano ay nakakaraos naman tayo. Nabibili naman natin. Nabibili? Akalin nabibili. Make up mo lang, kulang na, Ang ibig ko lang naman sabihin, kahit naman paano ay kumakain tayo ng 3 beses isang araw. At hindi nagugutom ang anak mo. Eh, kahit paano nakakaraos tayo. Yun lang nga, Kahit pa paano nakakaraos? Pinagmamalik mo yun? Eli, wala naman tayong ibang pangangailangan maliban sa pagkain, ha? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, kuya, Hindi masama ang maghanap ng mapagkakakitaan kung wala kang anak na alagaan. Kaso may anak ka, kung aalis ka, sino mag-aalaga dito sa anak mo? Eh, sino pa di ikaw? Ikaw naman ay magustong maiwan sa akin ang batang yun, Di magdusa ka. Wala man sanang problema sa pag-aalaga ng anak mo, kuya, Kaya lang, may pupuntahan ako. Eh, may iwan ko sa'yo. Dalhin mo yan sa ina niya kung gusto mo. Ano? Ano ka ba naman, kuya? Alam mo namang imposible yung sinasabi mo, Kaya nga, umaangal ka, Isa pa, mahilig ka naman sa bata, di alagaan mo. Ano ba namang katwiran yan, kuya? Kung ayaw mong alagaan, di pabayaan mo. Total, malaki na yan. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. O, Bunny, anong nangyari sa'yo? Bakit wala ka sa despedida ng kaibigan ko? Tagal-tagal ka nang gustong makilala ng tropa, Naipangako kung kagabi kita ipapakilala, Wala ka naman. Umalis ang kuya ko, Walang mag-aalaga sa pamangkin ko. Hindi pa pwedeng iwanang mag-isa. Bakit? Ilang taon na ba yung pamangkin mo? 5 taon pa lang. Hindi pa niya kayang iwanang mag-isa. Bakit? Saan daw ba pumuntang kuya mo? Maghahanap daw ng trabaho. Ha? Maghahanap ng trabaho? Akala ko siyang namamahalan ng negosyong naiwan ng inyong mga magulang. Yun na nga rin ang sinasabi ko sa kanya, Pero ang daming sinasabi, ewan. Iiwas lang yata sa pag-aalaga ng sarili nitong anak, Naku, sinabi mo pa. Sa bagay, mahal ko naman yung pamangkin ko, Kaya okay lang na alagaan ko. Oo nga. Kaya lang, namimihasa ng kuya mo. Ikaw na ang kumukuha ng responsibilidad na dapat saray siya. Ayan na natin siya. Para mawala ang aburido niya sa buhay kung magkatrabaho. At sinong mag-aalaga sa anak niya kung nagkatrabaho? Huwag mong sabihin ikaw. Hindi naman siguro. Kukuha na siya siguro ng yaya kung magkatrabaho. Paano yung negosyo ninyo? Sinong mamamahala? Ako. Wala nga namang pababayaan ko, Doon kami kumukuha ng pang-araw-araw naming kinabubuhay. Yan ay kung malaki ang tatanggapin niyang sahod. Paano kung mababa rin ang sahod na makukuha niya? O di baka pambayad sa yaya, kulang pa. Naku, sinabi mo pa. Mas maganda na nga ang kalagayan niya, Siyang boss. Siyang nag-uutos. Pero gusto pang iwan ang negosyo ninyo para maging utusan lamang ng iba. Yan ang nga rin ang sinasabi ko sa kanya, Pero ayaw. Gusto talagang iwasan ang pag-aalaga ng kanyang anak. Thank you.
Oh, at saan ka naman pupunta, Mer? Sabado ngayon na. Wala kang trabaho. Huwag mong sasabihin, sibong na naman ang kasama mo. Bay, halos magpalit na kayo ng mukha dahil halos araw-araw naririto siya. Eh, aalis na yung kaibigan niya papuntang Taiwan. May punting salo-salo. Ayos. At makikikain ka lang pala. Hindi. Huwag kang umalis. Dito ka lang sa bahay. Kuya naman, nakapangako na ako dun eh. Ay, di bawiin mo. Problema ba yan? Huwag kang magalala. Makakain mo rin. Po tayong papakain nila sa'yo. Dahil naisa na ko ng deal sa isa kong kliyente. Hindi naman ang pagkain ang pupuntahan ko dun eh. Huwag ka namang reklamo. Hindi ka na nga magluluto ng panghapunan natin eh. Dahil bumili na ako ng luto. Kuya, ano na lamang sasabihin ni Bong? Nangako ako sa kanya na makakasama niya ako noong isang araw. Eh, hindi naman ako nakasama eh dahil nga iniwan mo sa akin yung anak mo. Tapos ngayon. Ganon. At nanunumbat ka pa ngayon. Okay, umalis ka. Wala namang problema eh. Oo, kaya ikaw muna ang mag-aalaga sa anak mo. Anong ako? Ayabong batang yan. Malaki na siya. Ano? Ang ibig mong sabihin, aalis ka pa rin kahit wala ako dito sa bahay? Oo. Tal, mayigit limang taon na yan eh. Iwanan lang yan. Pagkain niya, mabubuhay na yan. Pabaya mo. Kuya! Pala. Ang dami-dami mong pinamili. Eh, lumabas ka. Kunin mo sa labas yung mga binili kong grocery. Kuya? Nakapagsara ka na ba ng deal mo sa kliyente? Bumili ka na sana ng maraming gatas at damit na para sa pamangkin ko. Teka, alin ba dito ang para kay baby? Anong kay baby sinasabi mo? Sa akin ang mga yan. Ano? Eh, ang para sa anak mo, wala ba? Nasaan ang para sa kanya? Kahit gatas man lang sana, diaper. Mayroon pa namang gatas dyan eh. Kaya hindi mo nang bumili. Eh, ano-ano itong mapinamili mo? Damit at sapatos ko yan. Wala na sa usong sinusuot kong sapatos, kaya bumili ako ng bago. Oh, ano bang ginagawa mo? Lumabas ka na at kunin mo yung pinamili ko sa labas. Di ka man lang bumili ng kahit isang latang gatas ng anak mo. Ano bang pinagmamaktol mo dyan, ha? Hindi naman naguguto ng bata, ah. May gatas pa naman siya. Hindi lang sa gatas nabubuhay ang anak mo, kuya. Dapat rin siyang mabuhay na may pagmamahal mo. Hello, Kuya Ray. Oh. Ako. At may dumating pang buwisit. Kuya, ano ka ba? Baka marinig ka niya. Tuturuan ko na kayo sa pagbuhat ng mga pinamili mo, Kuya Rick. Ha? Huwag na. Hindi naman kailangan ng tulong mo dito eh. Eh, Bunny. Dalian mo na nga. Bakit kasi nagpapasok ka pa ng kung sino-sino dito sa bahay? Wala ako. Ah, may gagawin ka pa pala sa bahay. Aalis na muna ako. Dapat lang. Kuya! Pasensya ka na sa ate ko kahapon, ha? Sabi ko naman sa'yo, eh. Dito na lamang tayo sa park magkita, eh. Pilit kang punta sa bahay. Okay lang yun. Kilala ko na ang kuya mo. Isa pa, gusto ko rin kasi na formal akong akit ng ligaw sa'yo. Akit ka pa ng ligaw, eh. Magnobyo na nga tayo, eh. Hindi ba? Eh, paraan ko kasi yun para iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Kaya araw-araw akong maniligaw sa'yo. Kaso nga, bad trip ang kuya ko sa'yo.
Bakit nga ba bad trip ang kuya mo sa akin? May matatag na trabaho naman ako. Mabait. At tigit sa lahat, eh. Nako, inggit lamang yun sa'yo. Bakit naman siya maiinggit sa akin? Eh, kasing kisig naman niya ako at sing gandang lalaki. Oh, di ba? Nainggit lamang siya sa'yo kasi may nobya ka na. Samantalang siya, wala pa. Problema ba niya yun? Di manligaw siya para magkanobya rin siya. Ayan mo siyang mamatay si Inggit. Kahit pa nung unang kita namin ng kuya mo, damdam ko na ang pag-ayaw niya sa akin. Alam mo, ang totoong rason, kaya inis ang kuya ko sa'yo, kasi kamukha mo yung lalaking umagaw sa kanyang nobya. Ano? Seryoso ka? Oo. Madalas nga niyang sinasabi sa akin nung una na bakit daw sa dinami-dami ng lalaking pwede kong maging nobyo, ay sa kamukha pa ng lalaking umagaw sa kanyang nobya. Eh, pero talaga bang kamukha ko? Oo. Hawig ka sa kanya. Pero anong magagawa ko sa ganyan ang mukha mo Teka, baka nga kapatid mo ang naging lalaking umagaw sa kanyang nobya. Sira, nag-iisa lamang akong anak ng mga magulang ko, no? Kaya nga pagpasensya mo na lang ang kuya ko. Dahil sa tuwing nakikita ka niya, naaalala niya ang lalaking naging dahilan ng pagkawala ng kanyang nobya. Ah, teka, iuwi mo na pala ako at gumagabi na. Bata, iyak ng iyak. Nainis ako sa kanya . Kanina ko pa pinapatahan na ayaw tumaan. Mas nilakasan pa yung iyak. Eh, ang iingayan ako. Natutulog pa naman ako . Naistorb mong pagtulog ko. Kuya naman, anong alam nitong bata? Ibata nga . Ilayo mo nga yung batang yan. Ilayo mo dito. Naistorbo lang ako. Pero kuya, pasok pa ako sa office ng kumpanya natin . Dali mo sa office ninyo. Ikaw naman ang boss doon, di ba? Ako nga ang boss doon. Pero marami naman akong trabaho. Paano ko mababasa ang mga pinapapirma sa akin kung nag-aalaga ako ng bata? Paano kung biglang may dumating na kliyente ng kumpanya? Paano ko harapin kung kasama ko ang bata? Ikaw naman kasi masyado mong binibibi ang batang yan . Malaki na yan. Maglilimang taon pa lamang tong anak mo, kuya. Kailangan pang nakatutok mga atensyo sa kanya. Ewan ko sa'yo. Himala, pinapunta mo ako dito sa bahay nyo? Baka mamaya yun . May marinig naman akong salita ng kuya mo. Wala ang kuya ko dito, kaya okay lang na naririto ka. Ah, teka, anong gusto mo? Juice o soft drink? Ikaw? He? Kau dyan? Mamaya may makarinig sa'yo dyan . Yan . Magnomyo naman tayo . Kahit na. Kasal muna bago kama. Ikaw lang naman ang hinihintay ko . Matagal mo nang tinanggap ang marriage proposal ko. Pero ito pa rin tayo. Nasa ligawan stage pa. Kailan ba tayo magpapakasal? Tinatiming ko lang, kuya ko. Saglit lang ha. May tumatawag sa cellphone ko. Ate ko pala. Hello? Ate, napatawag ka. Ano? Next week na? Biglang-bigla yata. Sige. Sige. Bye, ate. Bakit ganyan ang mukha mo? Tumawag lang ang ate mo . Para ka ng problemado. Bakit ba?
Kailangan na raw na. Nasa Amerika na ako sa susunod na buwan. Ano? Oo, kaya kailangan ay magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ano? Magpapakasal na tayo? Oo, matagal na tayong magnobyo. At tinanggap mo na rin ang marriage proposal ko. Ano pang problema? Eh, ang kuya ko kasi, alam mo naman yun. Masyadong umaasa sa akin sa pag-aalaga sa bata. Walang problema sa bata. Aampunin natin kung gusto mo. Para madadala niya ang apelyido ko. At madadala ko rin siya sa Amerika. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano? Magpapakasal na kayo ni Bong? Eh, paano ang bata? Sinong mag-aalaga sa kanya? Eh, di ikaw. Ikaw naman ang magulang eh. Hindi ka magpapakasal sa Bong na yun. Kuya? Kung magpapakasal ka sa kanya, sinong maiiwan at mag-aalaga dyan sa pamangkin mo? Ikaw ang magulang. Ikaw ang dapat mag-alaga sa kanya. Paano kung nga maaalagaan yan? May trabaho ako. Eh, alaga naman ang dadalhin ko yan. Samantalang kung ikaw, pwede mo siyang dadalhin sa opisina mo. Dahil walang sisita sa'yo. Ikaw ang manager dun eh. Ikaw naman ang dating busa. Pero anong ginawa mo? Mas ginusto mo pang magtrabaho sa iba kaysa sa sarili mong kumpanya. Huwag mo na ngang iwalang usapan. Kung magpapakasal ka sa Bong na yun, paano yung bata, ha? May concern ka rin pala sa bata. Kahit paano... Sagutin mong tanong ko. Sinong mag-aalaga sa bata? Ha? Kung mag-aasawa ka na. Okay. Kung ayaw mong alaga ng anak mo, kami ni Bong ang mag-aalaga at magpapalaki sa kanya. Talaga po ate, uuwi ka na dito sa Pilipinas? Puro good now ba? O tulad ng dati, bakasyon lang? Depende. Anong depende? Kung magugustuhan ko na dyan sa Pilipinas, bakit hindi? Dyan naman ako ipinanganak, hindi ba? Oo naman. Kaya lang mahirap ang buhay dito sa Pilipinas kung wala kang matatag na hanap buhay. Ganun ba? Sa bagay, tama ka dyan. Sabi nga ng karamihan eh. Hanggat malakas pang katawan mo at kaya mo pang magtrabaho, sa Amerika ka nalang manirahan. At kung retirado ka na dyan sa Amerika, saka ka nalang umuwi ng Pinas kung saan mag-i-enjoy mo na ang buhay mo. May katuwiran ka dyan. Bata ka pa naman ate. Walang masama kung magtrabaho ka muna doon. At saka ka na dito manirahan sa Pilipinas kung marami ka nang naipong dolyares. Para mabubuhay ka ng komportable. Alam mo, ang totoo niyan, gusto ko lang makalimot. Eh, gusto kong umuwi dyan sa Pilipinas, kaya lang wala nang oras. Bakit ate, may problema ba? Wala na kami ni Darius. Ha? Anong nangyari sa relasyon ninyo ni Kuya Darius? Pwede ba, wag mo nang alamin. Dahil ayoko nang alalahanin pa. At kaya ako... pupunta dyan para makalimot. At kung uungkatin mo pa, masasaktan lang ako. Nako, sorry ate ha. Pero huwag kang mag-alala. Pagdating mo dito sa Pilipinas, ipapasyal kita kahit saan mo gusto para malibang ka. Talaga? Oo. Tsaka kita dadalhin sa bahay ng nobya ko para makilala mo siya. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin
sa linggong ito dito sa ating dula. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kaisara ng ating suyuan.